pagkain ng langis ay nagpapakilala ng pagbukob ng Espiritu Santo sa muling sinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pakikiisa kay Kristong Hari at Propeta ngayon at magpakailanman. Margaret Montero Bartolome, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kasi, nandiyan na ako! Kasi, ano pa mahulog? Kasi, Kuya Neil! Na ako! Ano ko, dahan-dahan! Where do we go? Where do we go? Where? Miss Daniela, anong maitutulong namin sa'yo? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung sino bang napaka-importante niyong kliyente na ayaw kong papasukin ng guard mo. How disappointing. Ayaw ko makipagtalo sa'yo, Daniela. Feeling mo naman gusto ko makipagtalo sa'yo. Why waste my time? Ang akin lang naman. You should know your place. And this place isn't one of them. Walang mapupuntahan tong usapan na to. You know what? You should just stay with your thrift shops. Savannah, what do you call those again? Ukay? Ukay. Yeah. Very fitting. Very secondhand. Correction. Pre-love goods ang tawag sa ukay ngayon. Ibig sabihin nun, minahal. Hindi katulad ng iba, bumibili lang dahil gusto nilang in-display. Dahil mukhang mahal. Nag-usap na ba kayo? Ba't hindi mo bisitahin? Malaki na yun si Marga. I'm sure nagtatanong yun tungkol sa'yo. Sino po si Marga? Marga? Anak siya ng Ate Daniela mo. So, apo ko. Pero halos magkasing edad lang kayo. Ibig niyo pong sabihin, pwede kami maglaro? Oo, pwede. Mas maganda nga yun, magkasundo kayo. Kailan po sila pupunta dito? Sana po pumunta sila dito. Gusto ko po siyang makilala. Di po ba malapit ng birthday nyo? Invite po natin sila! Where aren't we visiting Grandpa Robert? Bakit hindi po tayo nagpupunta doon? Si Lolo Robert mo kasi meron siyang pet na snake. Di ba you don't like snakes? Ew! Bakit siya may snake sa house? Nakapasok kasi, tapos hindi na nakaalis. That's why we never go to his house. Hayaan mo, anak. Kapag nakaalis na at napalayas na ang pet na snake na yun ni Lolo Robert mo, then we can go. Eh, pinabibigay na po daddy niyo ang Daniela. Sana daw po, makapunta kayo. Gusto niya pala ako makapunta, sana siya na mismo ang naghatid. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Am I supposed to open it now? Yes, Daddy. Para lang may kulang. Po? Bakit si Daddy lang nasa picture? Asan si Mommy? At nasan si Little Princess? My favorite kasi. Tama po kayo, Daddy. Ilalagay ko po kami ni Mommy. I'm glad you're here. Happy birthday, Dad. I'm so sorry wala kami na lang mga regalo. Hindi ko na kasi alam kung anong mga gusto mo lately. It's okay. Just being here is more than enough. What do we have here? Marga, bless ka kay Lola. Oh, may apo. Bless and kiss. Hello, Marga. Cassie, baby, come here. I want you to meet someone. This is Marga, Cassie. So every time that we have a celebration, Mom would always make sure it's extravagant and grand. From the food, to the decorations, to the cutlery. I mean, what happened here? Well, this time it's different. Mina and I decided we want something simple. Daniela, hindi naman kasi importante yun. Ang importante yung mga taong makasama mo, yung maganda ang pakitungo sa'yo, yung masaya lang, at kinakalimutan yung issues kahit sandali lang. Ano ba yung ginagawa mo? Painting namin nila Mama at Papa.
Gusto mo ba ding mag-paint? Halika, madali lang. Tuturuan kita. Ito yung paintbrush. Ito naman yung paint. Ay! Ay! Romina, bakit ka ba yung kanya makapagtanong sa bata? Are you implying na may kasalanan ang anak ko sa pagkahulog ng anak mo sa pool? Hindi sa ganun. Gusto ko malaman kung anong nangyari, Daniela. Ano, nadulas ba? Nadapa ba? Nagharutan ba sila kaya nahulog si Cassie? Sigurado naman may karapatan akong malaman kung bakit nahulog ang anak ko. Kasi kung ikaw na sa posisyon ko, magtatanong ka din. Hindi ko kailangan magtanong. You know why? Dahil sigurado kong pinalaki ko ang anak ko na maayos. Kaya kung merong mamay kasalanan kung bakit nahulog ang anak mo sa pool, that's you! Dahil pabaya kang ina! Alam kong may problema kayo ni Robert. At pilit kitang iniintindi. Pero kung hindi mo ako kayang respetuhin at ang pamilya ko, bukas ang pintuan at walang pumipilit sa'yong manatili dito! Eh sino ka naman para paalisin ako sa pamamahay ko? This is my family's house, my mother's house! Tama na, tama! The house I grew up in! Kaya kung meron mang kailangang paalisin dito at palayasin, kayo mag-ina yun! Dahil mga sampit na naman kayo! Asawa ko na si Romina, anak ko si Cassie. At kailangan mo matutunan tanggapin na sila na ang bagong pamilya. Kahit ano pong sabihin niyo sa akin, hindi na magbabago ang tingin ko sa babae yan. Siya pa rin ang sekretarya na humarot sa daddy ko para manghot-hot na pinaako pa ang anak niyang bunga naman ang kalandian! Gusto ko po kasi sana mag-sorry. Kasi tinulak ko po si Cassie sa pool. Siya po kasi nilagyan niya ng dress ko ng paint. I'm sorry, Mommy. Marga, don't apologize. Ever. Tama lang ang ginawa mo. Huwag na huwag kang papayag na magpaapi sa kahit na sino. Lalong-lalo na sa mag-inang yun. Pero baka galit sa akin si Grandpa. Don't worry. Hindi na tayo babalik sa bahay na yan, anak. At gusto ko, tatandaan mo, isa kang mondragon. At ang mondragon, tinitingala. Hindi tinatapak-tapakan. Kaya huwag na huwag kang hihingi ng tawad dahil kahit na inang maka. Hindi mo anak si Cassie. Sabihin na kaya natin sa kanya yung totoo kaysa malaman pa niya sa ibang tao. Anak ko si Cassie. Kating-kating na talaga akong sabihin sa kutong lupang yan, totoo eh. Para yung si Romina, mahimas-masan. Maganda yung disposisyon ng bata. Ayokong isipin niyang may mali sa kanya kapag nalaman niya ang katotohanan. Pero di ba mas masakit? Kung palalakihin natin siya sa kasinungalingan. Hindi pa itong tamang oras. Kaya gagawin natin pakita na sa kanya na mahal natin siya. Para pag dumating yung panahon na kailangan na niyang malaman ng katotohanan, maiintindihan niya tayo dahil mananaig pagmamahal natin sa kanya. Paano kapag nabuksan ulit yung kaso? Kapag nahanap yung totoong tatay ng bata, ano kaya sa tingin mo kapag dumating ang panahon na mahanap na yung totoong rapist ni Romina? Sigurado kong mamalinis sa trabaho. Malinis na malinis. Samahin sa usapan natin. Pag ako nalaglas sa sama kita, pababaan ang kasama ko. Pwede ba? Huwag na huwag na nga natin pag-uusapan ever yung nangyari kay Romina. Paano mo na kung pakialam siya sa babaeng yan? So what do you think, Mr. Go? I like it. Very good offer. But I need time to think about it. Let me get back to you. Mr. Go, I promise you this is going to be the best deal you'll ever get. I hope you make a good decision. Well, I'll call you when I make the decision. Damn him! We give him everything he wants. At kailangan pa talaga pag-isipan niya. Kung hindi talaga mayaman niya yung Mr. Go na yan, hindi ako papayag na gamitin niya tong bar natin para i-promote yung company niya. Daniela, gusto lang sana kitang kausapin. Gustong makipag-ayos ng daddy mo sa'yo. Sana mabigyan mo siya ng pagkakataon. Hindi ikaw ang magde-desisyon yan. Kayo na lang ng daddy mo. Matitiis mo ba siya? Kagaya ba kung paano niya ako tiisin? Malinaw, Romina, na ikaw at ang anak mo ang pinili niya. Kahit pa sinasabi mong pamilya kami. Ikaw lang ang nag-iisip noon.
Daniela, kahit kailan, hindi napapalitan ng pamilya. Now tell me, bakit ikaw at ang anak mo ang kasama niya at hindi kami ng apo niya? Kami ang magkadugo. Daniela, ikaw ang nag-desisyon mo. Mag-asawa na kami ni Robert. Sana matanggap mo yun. Dahil ginawa mong panakibutas ang daddy ko para matakpan lahat ng mangyari sa'yo. Maduming babae. Romina, para kang mumurahing bulaklak. Kahit ilagay mo pa sa magarang vase, lantang bulaklak pa rin. Kasi Daniela, may mga bulaklak na kahit lanta na, milagrong nabubuhay. Lalo na kapag pinapakitaan ng pagmamahal at inaalagaan. Katulad na nangyari sa akin, hindi ako nagpatalo sa lahat na nangyari sa akin. Siguro sa tingin mo, hindi ako karapat-dapat sa daddy mo. Pero mahal ko siya. At mahal niya ako. I was looking for a bar as a tie-up for the promotion of my company. With Daniela? Yeah. Their offer was too high. Quite expensive. Can I ask you a favor? Sure. Accept the offer. I will help you and I will support the business. Just promise me that you won't mention to Daniela that I'm helping. Ano bang kailangan kong gawin para magkaayos kayo ng daddy mo? There's only one way. Maglaho kayong mag-ina sa buhay naming mag-ama. Paano kung hindi ako papayag? Pinaglaban ni Robert ang pagmamahala namin. Well, Romina, that's my only condition. So tingin mo kung papayag ako, magiging masaya ang daddy mo? Buong buhay niya iisipin kung anong meron siya kung ako ang kasama niya. So much confidence, Romina. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal na binibigay sa akin ni Robert. Katulad ng ginagawa mo ngayon. Then we all suffer then. Daniela, kasama ko yun si Mr. Go. Gusto rin niya tayo makausap. Hello, Mr. Go. Yes. Have you made your decision? Yes. And I got many offers. Some better than yours. So what the hell are you doing here? Because I realize you're not a wonder gone for nothing. Congratulations. Looking forward to working with you in the future. Thank you, Mr. Go. Bonita, tungkol nga pala sa opisina, may problema ba? Napapansin ko kasi kay Robert, malalim yung iniisip niya. Medyo mababa kasi ngayon yung sales ng kumpanya. Kasi di ba nagmahal yung lata, kaya yung presyo natin itinaas. Ang nangyari, hindi siya masyadong afford ngayon ng mga tao. Eh, kaya nga eh. Parang kami dito, napipilitan kami bumili ng super sardines kahit hindi masarap. Eh, yun lang ang mura. Sana may tutulong ako sa kanya. Mabigyan mo sila. Papa, Mami. Hello, love. Pwede ba kitang makausap? May idea na ako paano tayo makabawi sa kumpanya. Dahil ang main reason ng pagtaas ng presyo natin ay ang pagtaas ng paggawa ng lata. We are trying to propose to try Tetra Pak as another packaging for Camila Sardines. Are you saying na hindi na tayo gagamit ng lata? No, it's just an option para masagot natin ang needs ng target market natin at maipalik sila sa atin. Pero kailangan natin ng bagong machinery for that. Gagastos pa rin tayo ng pera. Pero maganda siyang investment. Mas magagamit natin ang mga machines at mas makakatipid tayo ng production cost. Plus, tayo magpapioneer ng ganitong technology, magiging ahead tayo sa competition natin. Not only na magiging convenient to para sa kanila, madaling buksan, dalhin, kainin. So, having Tetra Pak as a new packaging is a win-win situation. Good idea. Pag-ibig mo lamang ang kailangan ng lahat. Walang mayaman, mahirap. Lahat ng bagay sa mundo'y baliwala kung puso'y di marunong magmahal. Cassie! Mama! Daddy! Sa puso lamang.